Kasamang nabubuhay ni Tatay Jaime sa kanyang bakuran ang matalik niyang kaibigan na si Apo. Sa loob ng 10 taon, walang naging problema ang dalawa. Hanggang sa unti-unti raw nagbago ang ugali ni Apo. Mahirap talaga, Dok. Gusto ko bumigay dahil kayak ako kasi tagal kong inalagaan to. Masakit man, kailangang mawalay ni Tatay Jaime sa alaga niyang dambuhalang sawa. May nakilala ko sa Dagupan City, ano? May alaga na raw siyang python for 10 years. Pero sa lahat ng mga nakilala ko na nagmamay-ari ng mga pythons, eh, iba yung relationship nitong si Tatay Jaime dun sa kanyang alagang ahas. 2012 pa nang maging alaga ni Tatay Jaime ang sawa na tinawag niyang si Apo. Eh, paano po siya napunta sa inyo? Napunta sa akin noon yung si Boy Ahas. Ibinigay sa akin yan, maliit pa. Gano'ng kalaki? Mas malaki nito sa handle. Mga ganyan-ganyan kakapal, no? Anak na ang turing ni Tatay Jaime kay Apo. Sa Maynila kasi nag-aral ang mga anak niya, kaya sila ni Apo ang laging magkasama. At dahil sanay na sa tao ang sawa, hindi na raw ito maibalik pa sa gubat. Once na pinakawalan doon sa bundok, at bumaba. Wala na, sigurado. Pupunta yan sa bahayan. Ang batang tao hindi parparehas. Mm-hmm. Nakita yan, malaking karne. O kaya sa takot, ano? Papatay niya. Kasi ay tignan tayo ngayon. Meron tayong mga aircon. Baka patensya. So, ito yung kulungan niya lang? Ito lang maliit na ito? Hanggang ilalim yan, Dok. Hanggang ilalim? Ayan, gumagalaw. Parang pababa na siya. So pag tumatama yung sinag ng araw, makikita mo yung parang nagiging radiant siya, no? Parang nagiging rainbow. Bagong palit ang balat ni Apo, kaya naman mas sensitibo ito. Pwede siyang maging agresibo kapag nakaramdam ng paggalaw sa kanyang katawan. So itong ilalim na ito, ito yung parang feeding grounds niya, no? Sa pagkain niya. Tsaka pag-uunat-unat. Binibigyan ko siya ng pagkain doon, binubuksan ko. Wow, ang lalim pala nito. Ayun, nandun na kagad siya sa kanto. In fairness, bago yung tubig, malinis. Parang typical na pag gano'n nakalaki yung ahas, tapos hindi na hinahawakan ng mga tao. Usually, I see dead animals there, their poops, malansa, yung pinagbalta niya ng, or nag-shed ng skin nandun. Pero this was clean. This is the first time I'm going to make contact with Apo. Ang purpose ko nito is to see anong reaction niya pag hinahawakan na siya. Apo, di ba nakakausap ka ni Tatay Jaime? We're going to try to get you out of this place without forcing you, ha? Malakas! Malakas! Sa loob ng kulungan, nakita ko mismo kung bakit sinasabing maamo si Apo. The head is the most sensitive part of snakes and they don't want that to be handled, especially when they're wild. Pero ito, makita mo na it's allowing me to touch him. Sa tagal nang nasa poder ni Tatay Jaime, hindi na gaanong agresibo si Apo. Hinayaan niya akong suriin ang kanyang ulo at katawan. Habang papatagal kami, I felt like naramdaman niya na we're overstepping sa kanyang teritoryo. Bahay niya ito eh, no? No matter what. Oh, I'm gonna try to go. Nag-strike! Biglang nag-strike. So wow, you know, meron pa pala siyang wild instinct. Although, once lang siya nag-strike, it's more of like being defensive dahil after that, lumayo na siya sa amin. Akit na siya.
Ito na ang pagkakataon namin para ilabas sa kulungan si Apo. Pero nakita ko na sobrang lakas niya, no? Na pumulupot sa kamay ni Tatay Jaime at saka sa mga ibang nag-assist. Hanggang sa... Bitawan niyo po, bitawan niyo. Bitawan niyo po. Pako! Masyadong mahigpit ang hawak niyo sa ulo. Bitawan niyo, bitawan niyo po. Hindi ko mabibitawan kasi. Sige. Sorry, Apo. You got stressed. Sa wild, ang ganitong kalaking sawa, kayang kumain ng isang buong baboy ramo. Gamit ang nakakamatay na lingkis, palilibutan niya ang katawan ng biktima. Sa kanya ito, lulunukin ng buo. Nakikita niyo itong puno ng nyog na ito. Sa wild, pag hindi sila nahuhuli, nakakain sila ng baboy ramo, nakakain sila ng mga usa. Eh, pwedeng lumaki ng kasing laki ng trunk ng nyog na ito. The reticulated python is one of the largest constrictors in the world, you know. Tumapaling na siya, parang pinapaalam niya sa atin na, you know, siya'y minahal ng isang Tatay Jaime. Sa laki at lakas ni Apo, hindi magiging madali na makuha ang sukat niya ngayon. Naalala niya around 8 feet pa lang ang haba nitong si Apo. Pero nung minessure namin, nahirapan kami dahil you know, when it coils, talagang ang lakas-lakas niya, no one could stretch Apo out. Nung finally na measure namin, umabot siya ng 12 feet. Kung si Apo handa nang lumipat ng tirahan, si Tatay Jaime ay mukhang mahihirapan. Mahirap talaga, Dok. Gusto ko bumigay dahil kayak ako kasi tagal kami nalagaan ito. Minsan pag ganun to, mabait, minsan may sumpong. Parang tayo-tayo din. Minsan nangangagat. Pero hindi ko sasasaktan. Kasi ang buhay pa nun si Boy Ahas, pag ginagat ka, pabayaan mo lang. Pagdating ng protected area, may konting lakad muna papunta sa rescue center. Pagdating doon, nag-team effort na kami. Natapusin yung pag-ayos ng kulungan ng paglalagay ni Apo. Sa loob ng halos isang oras, tinapos ng mga taga DNR ang enclosure ni Apo. So, ang ganda ng kanyang bagong tirahan, iniisipan ko kung saan siya gagawa ng kwarto niya. So, mukhang dito natin ilalagay yung box. Tapos maglalagay tayo ng mga branches dyan para meron siyang mga enrichment na tinatawag. Habang unti-unting ibinabalik ang kanyang wild instinct, mananatili muna sa rescue center si Apo. You know, I'm relieved that yung pinaglipatan natin kay Apo ay much more improved version. Nararamdaman ko ang pagmamahal ni Tatay Jaime kay Apo. Pero ang pag-aalaga ng mga buhay ilang laging may hangganan. In the end, sometimes mas matagal pa yung lifespan ng mga reptiles na ito kaysa, you know, sa atin. And who's going to care for them until they get old? Kaya ang mas mabuti, huwag na tayo mag-alaga ng wild para hindi na tayo magkaroon ng ganitong sitwasyon or problem kung anong gagawin sa kanila pagdating ng panahon.